Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSportZone at pag-uusapan natin ngayon ang parang hindi kapani-paniwalang pinagdaanan, ang buhay ni Steve Kerr. Matindi ang pinagdaanan ni Steve Kerr mga kabasketball bago ito nakarating ng NBA. Siya ay ipinanganak sa Lebanon noong Setyembre 1965. Ngunit bumalik muna tayo sa kanyang mga lolo at lola na si Stanley at Elsa Kerr na mga American missionaries na nagkita sa Middle East pagkatapos ng World War I. Nagtrabaho si Stanley para sa American Near East Relief sa Turkey sa panahon ng pagpatay sa hindi mabilang na mga Armenian ayon sa kanyang memoir na The Lions ng Marash. Nagpunta si Elsa sa Istanbul upang mag-aral ng Turkish at magturo. Nagpakasal sila noong 1921 at lumipat sa Lebanon upang magpatakbo ng mga orphanages o bahay ampunan. Nagturo sila sa American University of Beirut sa loob ng 40 taon. Ngayon ay lumipat tayo sa anak ng lalaki ni Stanley, ama ni Steve na si Malcolm Kerr at Ann Zwicker, ina ni Steve. Si Ann ay nagmula sa Occidental College at humiling sa kanyang mga magulang na nais niyang lumipat sa Middle East at magpatuloy ng pag-aaral doon. Sa AUB, kung saan nagkakilala si Malcolm at Ann, si Malcolm Kerr ay 22 years old na mga panahon na yun. Habang lumalaki sila, si Steve at ang kanyang pamilya ay naninirahan sa maraming lugar sa mundo. Beirut, Cairo, Oxford, Tunisia, Los Angeles. Ang mga early memories ni Steve ay ang panonood ng mga laro ng basketball sa UCLA at Dodger baseball games kasama ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang faculty member sa UCLA noon. Pagkatapos ay isang job offer ang dumating sa kanyang ama na maging pangulo ng American University sa Beirut noong 1983. Bago ang nasabing offer, ang AUB acting president na si David Dodge ay kinidnap noong 1982. Ito ang dahilan kung bakit nangangailangan sila ng mamumuno sa universidad. Natakot ang pamilya ni Malcolm para sa kanyang kaligtasan sapagkat sa mga panahong iyon, ang Beirut ay hindi ligtas tulad noong 1950. Ngunit alam nila ang panganib at bukod dito, si Malcolm ay pinapangarap ang nasabing trabaho noon pa man ang maging pangulo ng isang university kahit na wala ito sa US. Tinanggap ni Malcolm ang trabaho ngunit ilang linggo bago iyon nagkaroon ng isang pagsalakay sa Israel ng Lebanon at ang mga Iranians ay nagpadala ng mga Revolutionary Guards sa Syria. Nangyari ang lahat ng ito ilang linggo bago simulan ni Malcolm ang kanyang bagong trabaho. Habang si Malcolm ay nasa Beirut, si Steve Kerr ay mahusay sa basketball ngunit hindi itinuturing na ganong kagaling upang magkaroon ng maraming scholarships. Hindi siya nakakuha ng anumang magandang alok mula sa college basketball. Interesado si Gonzaga ngunit kailangan niya maglaro laban kay John Stockton ng 2 oras bilang tryouts. Wow! Isipin nyo, tinuturuan ka ni John Stockton sa loob ng 2 oras. Hindi maganda ang resulta ni Kerr sa tryout na yun. Sinabi pa ni coach na mabagal siya. Mga 2 steps daw na mas mabagal. Nadurog ang loob ni Steve at hindi sigurado kung saan siya papasok ng college. Noong 1988, sinabi ng isang libro na ang kwento ni Steve ay tulad ng isang corny movie script. Isang matalinong bata na walang sino man ang nagre-recruit siya ay nauwi sa Arizona. Ang Arizona lang ang tanging paaralan na nagbigay kay Steve ng chance at inalok siya ng scholarship. Ang Arizona na may bad program sa basketball sa mga panahong iyon ay galing sa isang 4-24 record. Si Lute Olson na coach, ayon sa mga panayam ay sinabi nila na kailangan nila ng isang shooter. Ngunit narito kung saan ang kwento ay nagkaroon ng isang matinding left turn. Bago simulan ang college playing career ni Steve ay nagbakasyon siya sa Beirut. Sa araw na dapat siyang umalis sa Beirut, hinatid siya ng kanyang ina na si Ann Kerr sa airport habang may matinding karahasan na nangyayari. Naalala ni Steve kung matutuloy ba ang flight dahil sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Naalala niya na mayroong sumabog sa mga runways at ang buong lugar ay nakatigil lamang. Aniya, lahat ay nakatigil. Hinawakan ako ni mama at naalala kong tumatakbo kami palabas ng terminal. Nakakatakot talaga. Sinabi ng kanilang driver na walang pagkakataon na makalabas sa Beirut ng araw na yon. Bumalik sila sa American Embassy. Pagkaraan ng 2 araw, sinakay ng driver si Kerr sa 8 oras na biyahe papuntang Syria. Pagkatapos ay sa aman, Jordan. Mula doon siya ay bumalik sa Tucson, Arizona upang simulan ng kanyang college career. Ilang oras lang ng araw na yun, nalaman ni Steve ang kanyang driver ay napatay ng isang sniper ilang sandali matapos ang kanilang biyahe. Yun ay noong October 1983. Siya ay halos naging bahagi ng headline ng marami mga Amerikano na napatay sa airport. Maaring siya na dapat yun. Pagkalipas ng ilang buwan, January 1984, si Malcolm Kerr, ama ni Steve, ang president ng AUB, ay binaril at pinatay ng mga assailants sa Beirut.
Ang ina ni Steve, si Anna Kerr, ay nalaman ng tungkol dito habang naghihintay sa isang campus guardhouse sa ulanan. Tumakbo siya papunta sa college hall na tagpuan niya ang kanyang patay na asawa na nakahiga sa sahig. Isinulat niya ito sa kanyang memoir. Sa kabila nito, patuloy na naglalaro si Steve Kerr upang parangalan ng kanyang ama. Basketball ang kanyang bond sa kanyang ama. Ito ang nakatulong sa kanya sa pagkawala ng kanyang ama. Punta naman tayo kung saan nakalaro ng Arizona team ni Steve ang kanilang karibal na Arizona State. Ginawa ng mga players ng Arizona ang isang nakakalokang bagay. Ginulo siya ng mga ito tungkol sa kanyang ama. Ito ay parang kabastusan, mga kabasketball. Hindi na ito matuturing na trash talk. Sinabi nila, nasaan ang tatay mo? Bumalik ka sa Beirut, sumali ka sa Marines, at marami pang mga bagay. Inamin ni Steve na nakaapekto talaga ito sa kanya at naiyak siya. Sinabi niya na ibinalik nito ang mga alaala ng kanyang ama. Nakakalungkot talaga na kailangan gawin yon ng mga tao. Siya talaga ay mature mag-isip, hindi siya nagalit. Mas malungkot siya at nasaktan na may mga taong ganun ang ugali. Matapos ang mga kabanatang iyon sa kanyang buhay, ipinagpatuloy ni Steve ang kanyang karera sa basketball pagkatapos ng college. Sa 1988 NBA draft siya ay napili na pang 50 ng Phoenix Suns. Patuloy niyang pinatunayan ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga bagahe bilang isang manlalaro, isang 5-time NBA champion, kabilang na mga NBA championships kasama ang Bulls at Spurs. Habang bilang isang coach naman, isang 3-time winner kasama ang Golden State Warriors. Mayroong career free throw percentage na 86.4 at nagtataglay ng isang record career 3-point percentage 45.4% sa kanyang career stats. Hindi siya masyadong flashy o pasikat, ngunit siya isang reliable shooter. Mayroong isang grave marker memorial ang kanyang ama na si Malcolm sa loob ng premises ng American University of Beirut. Gayon din, inukit ni Malcolm ang kanyang initial sa isang puno sa loob ng eskwelahan. Ang nasabing puno ay malapit sa lugar kung saan inilibing ang mga abo ni Malcolm. May isang dahilan kung bakit kilala natin si Steve Kerr ngayon. Ito ay dahil sa kanyang background, kwento sa buhay at pananaw. Lumaki siya sa maraming lugar sa mundo. Kailangan niyang tiisin ang mga rejections at pagturusa. Nakilala din niya si Greg Popovich sa kanyang panahon kasama ang Spurs. Higit pa siya sa taong sinuntok ni Michael Jordan bilang isang teammate sa Chicago Bulls. Tulad ng sinabi sa maraming mga forums sa internet, siya ay ang Forrest Gump ng NBA. Siya ay isang ball boy para sa wooden UCLA team. Nagkaroon ng pinakamahusay na 3-point shooting season ng sino mang collegiate athlete. Naging parte ng Final Four, nanalo ng mga championships sa Jordan Bulls dynasty. Siya ay naging bahagi rin ng kontrobersyal na Jailblazers team. Ang makulay na Jailblazers team ay puno ng mga characters tulad nila Rasheed Wallace, Zach Randolph, Damon Stoudemire, Sean Kemp, Ruben Patterson, Bonzi Wells, at dating Bull Scottie Pippen. Nanalo kasama ang Spurs at sina Popovich at Tim Duncan. Siya ang tagapagligtas ng Spurs laban sa Mavs noong playoff. Siya ay isa ring color commentator na nagbigay daan sa kanya sa ilang mga NBA video games. Naging bahagi at bumuo ng 7 seconds or less offense ng Phoenix Suns kasama si Coach Mike D'Antoni, Alvin Gentry, Steve Nash, Sean Marion at Amare Stoudemire. Ginabayan niya ang Golden State Warriors dynasty ng modern generation. Nakakuha siya ng record na 73 wins sa regular season bilang coach ng 2016 Golden State Warriors at 72 wins bilang isang manlalaro kasama ng Chicago Bulls. Isang napakataas o dapat nating sabihin ang pinakamataas na career 3-point field goal percentage na hindi bababa sa 16 attempts. Parang lagi na lang siyang nandoon sa mga pangunahing kwento sa NBA tulad ng isang Forrest Gump. Yun ay kung alam mo ang pelikula, kung hindi ay panoorin nyo lang, mga kabasketball. Grabe ang tagumpay ni Steve Kerr, mga kabasketball, kaya lang grabe din ang saklap ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Kaya dapat matuto tayo sa buhay ni Steve Kerr, mga kabasketball, kung paano niyang napagtagumpayan ang lahat ng kabiguan at mga trahedya sa pamamagitan ng tiyaga at pagpuporsigi. Ayan, mga kabasketball, sana ay na-inspire kayo sa buhay ni Steve Kerr. Mag-iwan ng comment, like and share this video. Don't forget to subscribe on YouTube and follow us on Facebook. This is iSportZone.